Muli kapayapaan ang sa ating lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Ito ang ating paksa sa umagang ito na may kinalaman sa katanungan ni Brother Rolly. Ito po ang Isaiah chapter 9 verse 6. Ano po? Anong kahulugan ito? Kuhain muna natin ang background o ang context bago tayo pumasok sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ano po? Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng Israel, ang Diyos ay totoong namumuhi sa kanyang bayan. Hindi na nalulugod ang Diyos sa kanilang mga hain para sa kasalanan. So every time na magkakasala ang mga Israel, lagi silang lumalapit sa mga priest. Ano po? At sa pagkakataon na nakikita natin na madalas silang magkasala, para bang ang Diyos ay nagsasawa na ng paulit-ulit sa kanilang mga gawain. At ito ay nakarecord sa Bible na ang bayan ng Diyos ay mayroong matigas na ulo. Ano po? Yan ang Israel. So sa kanilang pagkakasala, paulit-ulit sila sa ganong gawain, kaya ang Diyos ay totoong namumuhi sa kanila. Pero dahil sa tipang, dahil doon sa covenant, hindi aalis ang Diyos sa pinag-usapan between God and man. Ano po? Sa Isaiah 1 and 2, makikita natin ang ganitong sinasabi ng banal na kasulatan. Makinig ang kalangitan, gayon din ang palupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko at inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Yan. So makikita natin bago mag Isaiah chapter 9, verse 6, yung pupunto sa natin, merong hinanakit ang Diyos dito sa bayan ng Israel, dahil nga, ang sabi diyan, pinalaki ko at inalagaan, ngunit naghimagsik laban sa kanya. So maliwanag, ayon mo sa talata, na talagang ang Diyos ay mayroong sabihin natin ay tampo sa Israel. No? Hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken, I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. So sila ay nandoon lagi sa pagkakasala na ang kanilang record sa Old Testament, sumasamba sa Diyos Diyosa. Kaya binigay ang sampung utos sa Exodus chapter 20, mukhang binig itong Israel. Ano po? At paulit-ulit na lang kayo na sinasabihan. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ang kanyang amo. Nilarawan sa isang alagang hayop. Ngunit, hindi ako nakikilala ng Israel. Tama nga. Parang sinasabi, mabuti pa yung mga inaalagaan, tumatalima sa kanilang mga amo. Pero kayo, nagpakita na ako sa inyo ng himala, ng magic, pero desma pa rin. Parang ganun. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. The ox knows his master, the donkey his owner's manger, but Israel does not know, my people do not understand. Sabi kanya, lagi sila sa ganitong sitwasyon na sila ay nagkakaroon palagi ng tinatawag na kakulangan sa paglilingkod. Ito, ayan siya. Lagi silang ganyan, nagkakampo sila doon, diba, doon sa may bundok ng Sinai. Ayon sa Isaiah 1:4, bansang makasalanan, mga tao puno ng kasamaan, kasi nandyan din yung sumamba sila sa baka, diba? Nakikipag-usap si Moses doon sa Diyos, tapos ito naman Israel, ang promotor pa si Aaron. No? Apo, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Mga anak ng katiwalian, itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal na Diyos ng Israel at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. A sinful nation, sabi niya, a people loaded with guilt, a brood of evildoers, children given to corruption, they have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on Him. So makikita natin niya sa mga talata, yung sa loobin ng Diyos, ano? Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Yan, parang ang nangyayari, simba kayo ng simba, parang wala rin naman. Parang ganun ang sinasabi. Sawala ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahando. Ngunit hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. So pinapakita niya sa talata, kung mapapansin po natin, dito sa Old Testament, di
Halimbawa, ito, Old Testament. Ito yung timeline. New Testament. Dumating tong hain para sa mga kasalanan ang ating Panginoong Jesus. So dito, pinupuntusan yung mga animal sacrifices. No? Yung mga tinatawag na burn offering. Ang sabi niya sa talata, hindi na ako nalulugod dito sa ginagawa niyo na to. Ayun o. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Kaya, dumating ang isang pangunahing handog na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Yesus. Dahil hindi matugunan ng mga dugo ng mga hayo ang kasalanan ng mga tao sa lumang lipa. Kaya dumating ang ating Panginoong Yesus. Ano po? The multitude of your sacrifices, what are they to me? Praise the Lord. I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. Ang ganyan. Hindi na ako nalulugod sa ginagawa ninyo. Hain kayo ng hain, gawa na kung kayo ng gawa ng kasalanan, wala rin. Hindi kayo natututo. So, parang gano'n. Isaiah 1:15, kapag kayo nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansin. Kita may salitang yan. May anuan nyo si, may hinanakit eh. No? Kahit na kayo manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Sabihin niyo, marami na kayong ginawang kasamaan. No? Nandiyan nakapaloob sa 1 Corinthians chapter 10 yung kanilang mga ginawa, may gulong-gulungan, merong tinatawag na sumamba sa Diyos-Diyosan, may nakikiapit, di ba? Naging halimbawa yun sa ating lahat, ang sabi ng Bible. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Naging ganun. Marami kayong pinaslang, mamamatay tao pa rin kayo. Ayan na, umaakit na yung talata, no? Papunta na tayo sa 9:6, 7:13. Sinabi ni Isaiah, makinig kayo sa bahay ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao, pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Papunta tayo sa 9:6, sinabi sa 7:14. Ano daw yung palatandaan? Maglilihi ang isang dalaga. So, meron na agad, ano to? Ha? Parang ganon. May question na, ha? What? Parang ganyan. Pakiulit. Maglilihi ang isang dalaga. Paano nangyari yun? Dalaga maglilihi. Diba, may question na agad doon. 7:14 lang yan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. Yeah. Ano daw yung name niya? Teka, gulayin na natin to. Ano? Kasi may susulat pa ako eh. Ano daw yung pangalan niya ng bata? Ano sabi niya? Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang isang sanggol. Ang pangalan daw na tatawagin, pangalan ha, Andinaw. Emmanuel, which is being interpreted as God is with us. Ayan yan. Sumasa.